Okay, ang topic naman natin for today's video. In my about 2 weeks in Canada, bakit ang susungit ng mga Pilipino? Well, I'm sure hindi lang ako ang naka-experience nito. I'm sure hindi naman lahat ng Pilipino mas sungit dito. Nagkataon lang na mas marami. I am talking mga Pilipino na mga nagtatrabaho. Okay? Yung mga nagtatrabaho. Oo, andun na tayo sa siguro pagod sila. Diba? Uso dito yung mga dual jobs or more. Kasi nga, sobrang mahal. So, pagod na sila. Pero, alam mo yun, hindi naman siguro yun parang maging dahilan ng parang pagsungitan nyo yung kapwa Pilipino nyo. To think na for sure, marami din sa inyo na nanggaling din sa sitwasyon na pinagdadaanan namin ngayon na nagbabakasakali, diba? Wala namang bayad yung pagiging nice. Yun, diba? Kasi, syempre, kahit paano aasa tayo sa bayanihan eh. Diba? Kapag nilagay tayo sa isang lugar na bago sa atin, ang magiging comfort zone natin is yung makahanap ng Pilipino. Alam mo yon? Ako bilang nasa Iraq, kukunti lang yung mga community ng Filipino, halos lahat magkakakilala. Kung may something, kung may someone na parang bago, alam mo yon, hindi namin pinagdadamot yung hi, hello po, ganyan. So, nadadala ko siya. Which is hindi pala ata dito applicable. Kasi dito, kanya-kanya. Diba? Walang pakialamanan. So, yun, nakakalungkot lang. I am speaking based sa experience ko, ha? Merong time na dun sa Edmonton, nag-apply ako, nag-walk-in ako. Though may mali ako kasi siguro 12:30-ish yung time, pero hindi sila busy eh. Tatlong table, kumakain na sila. Tatlo silang staff na nasa counter. Isa lang ang guy sa kusina. Tapos nagtanong ako dun sa babae sa counter. Yung isa nakatalikod. Tapos nagtanong ako, hello po ate. Tanong ko lang po, hiring po pa kayo dito? Tapos sabi niya, ay, kausapin mo si ano, yung nakatalikod. Bago humarap si ate, sabi ni ate, ano ba yan? Bakit rush hour na kayo pumupunta? Parang iyang-iya ako na parang gusto kong, alam yon, mawala doon sa kinakatayuan ko. Sabi ko, pasensya na po kayo sa store po ate. Ano bang status mo dito? Visitor's visa po. Nako, hindi kami nagbibigay ng lamia dito. Pasensya ka na ha. Sabi ko, okay po, sorry po sa store po. Ay. Pagdating ko dito sa Fort Mac, wala naman ako na-experience na ganun, pero yung walang willingness na may paano, may pagninig yung ano, may pagdaramdam pa rin hanggang may pagninig yung boses, yung walang willingness to help, which is hindi mo naman yun pwedeng i-demand, walang empathy pa tawag doon, o sympathy. Yung parang, siguro dahil parang, hello, nanggaling din kami dyan, paghirapan nyo, grabe yung paghihirap namin dyan, makakuha ng trabaho, blah, blah, blah. Siguro pwedeng ganun, or pwedeng pagod sila, or pwedeng, ewan ko. Kung ikaw nanggaling ka sa sitwasyon na yon, mas maintindihan mo yung tao. Mas mag-a-advise ka pa, uy, ganito, ay, pasensya, wala na kami dito, ganito, ganyan. Ay, walang ganito sa area, hindi na nagbibigay. Pero, try mo sa ano. Yung ganun. Diba?
Because I will do that. Aww. But anyway, sa mga nakaranas ng ganun, God bless you all. God bless us all. Sana may mahanap na kayong trabaho. Sana may nahanap na kayong trabaho while watching this. At sa mga nagbabalak, at least may idea na kayo. Diba? At least hindi nyo na mararanasan or maiiwasan nyo na yung mga ganitong eksena. But anyway, sana sa lahat ng mga nagharap ng trabaho sa Canada, makahanap na kayo ng trabaho. God bless us all.